Manipis na lamang ang nakikitang langis sa ground zero ng motor tanker Terra Nova. 11 araw matapos lumubog ang motor tanker. May mga oil spill boom pa rin na pumipigil para hindi kumalat ang manipis na langis, habang patuloy ang pagbubomba ng oil dispersants. Nakatutok na ang Oil Spill Interagency Committee sa pagbuo ng mga kaso laban sa kumpanya ng oil tanker. Pero umalma ang kumpanya ng barko na Porta Vaga Ship Management sa aligasyon ng Department of Justice at DILG na sangkot umano sila sa oil smuggling. We only deal with reputable oil companies. Wala kaming ibang siniserve kundi yung mga meron lang kaming kontrata at yung kakontrata namin ay reputable oil companies. Sa bawat dadaanan ng port namin, kumukuha kami ng permits, licenses, clearances from PPA and PCG at lahat yan ay sinasubmit din namin sa marina at nagbabayad kami ng oil pollution management fund fees every voyage. Our company will not engage and is not engaging in any illegal activities. Dagdag pa ng Porta Vaga Ship Management, kumpleto ng mga permits, certificate at mga lisensya ang kanilang mga barko at kumpanya, kaya hindi sila natatakot na humarap sa anumang investigasyon. Lahat umano ng barko nila ay may CCTV, kaya imposibleng masangkot sila sa smuggling o paihi ng langis. Every time na i-load siya ng mga charterer, siniselyuhan nila yan at hindi pwedeng i-tamper yan. Nabubuksan lang yan ng kung saan yan i-deliver. So magbubukas lang yan yung pagde-deliveran mo. So it is not possible na yung mga lumalabas na keso nagpaihi or something, hindi siya possible sa barko namin. Pinabulaanan din ng kumpanya na kasama nila ang lumubog na motor tanker Jason Bradley sa bayan ng Limay, Bataan at ang sumadsad na MV Mirola 1 sa Mariveles. We are not involved with other na lumubog na barko ngayon. Hindi namin sila kilala, hindi namin sila, we are not connected with them. MTKR Terra Nova per se, hindi siya involved sa kahit na anong illegal activities. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang Maritime Industry Authority o Marina. Samantala, kinumpirma naman ang Philippine Coast Guard na walang permiso ang sumadsad na MV Mirola 1 nang maglayag mula na Navotas patungong Bataan. It did not pass through the Coast Guard. It sailed on its own. Hindi po nagpaalam. That ship is more problematic than Jason Bradley because the owner has been uncooperative. They're not reaching out to the Coast Guard. I don't want to speculate at this time. I'd like to emphasize that our focus in on response, we'd like to remove the threat first without discounting the other responsibility that we have, that we must conduct full investigation. But that will come after the response. Ayon sa PCG, nasa 790 liters na ng oil-water mixture at 5 sako ng contaminated oil debris ang nakolekta sa MV Mirola 1. Mano-mano yung ginagawa nating siphoning o yung pagkolekta ng langis sapagkat hindi naman masyadong marami. Tuloy-tuloy na ba ng salvage operation ng PCG at Salvor Company sa motor tanker Jason Bradley? Nag-aanda na ang mga divers para sa paglalagay ng tubo para mahigop ang higit 5,000 litro ng diesel na lula nito. May mga safety consideration dito at yun ang pinag-aaralan nating mabuti at yun ang kinukonsider nating mabuti. But katulad nyo, kami sa Coast Guard, gusto rin namin talagang matanggal na yung mga barko doon sa area para mawala na yung agam-agam ng mga kababayan nating apektado. Wala na rin namataan na oil sheen sa may bahagi ng Manila Bay sa Rojas Boulevard. Dennis Datu, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.